sinunog, ininsulto, tapos hindi pa binayaran. Ganyan ang ginawa ng isang customer sa isang artist matapos na ginawa niya itong 14 heads oil painting for 2 months. Tapos susunugin lang ng isang client dahil hindi niya gusto. Ganito ang naging kaso ni Edmar C. Casinillo. Makikita niyo sa post niya, ang sabi niya, ang sakit lang na sinunog yung 14 heads oil paint ko. Sana binalik niyo na lang po ma'am kung hindi niyo po nagustuhan. And then makikita niyo dito yung conversation nila and then yung artwork niya na pinaghirapan niya for 2 months. O di ba? Biruin mo 2 months na pinaghirapan mo tapos susunugin lang ng client mo. Tignan niyo mabuti itong artwork. Ang ganda, di ba? It's a masterpiece. And ilan lang ang mga pwedeng gumawa niyan. Tapos yung iba, pag hindi nagustuhan, susunugin lang. Yan ang tinatawag na oil painting. So mahirap yan gawin, no? Kasi it really takes days or even weeks na matapos ang isang figure. So yan ay 14 heads. Kaya no wonder it took Edmar 2 months para makompleto niya ang 14 heads na yan. O diba? Ang ganda, tapos kahit natitignan mo talaga head by head, ang ganda ng pagkakagawa, malinis, and gawa siya sa parang pure talent. And then, susunugin lang. Basahin natin itong conversation nila, no? So, sabi ni customer, wala akong maibabayad sa'yo, sensya na. Tapos sabi naman ni Edmar, ma'am, kahit 3K na lang po, hu-hu-hu, sabi niya. And sabi naman ni customer, wala akong pera, sensya na, sinunog ko na nga eh. Siyempre nagulat si ano si Edmar. Ang painting po, ayan. Tapos sabi ni customer, nahihiya ako sa mama ko. Di maganda yung paggawa mo, sorry. Opo. Ayan, so sinunog niya. So sabi naman ni Edmar, wow ma'am, edi sana binalik nyo na lang. Ayan, tapos sabi naman ni customer, di ko ma-i-display. Nakakahiya. Akala ko nga eh, wala na. Eh dahil sa inis ko, sinunog ko. And sabi pa niya, pasensya ka na talaga. Sorry Edmar, di ko sinasadya. Pasensya ka na talaga. Basahin naman natin itong mga comment. So sabi ni Edmar, naiiyak ako. 2 months ko ginawa yon. Tapos meron pa siyang sinabi, kahit binalik na lang sana yung picture, no, kaysa sinunog. Kasi effort ko rin naman eh. Tapos, meron pa dito, naiintindihan ko kung di nila gusto, pero binalik sana. Pwede ko pang ipang-exhibit yon, di ba? As in, grabe, nakaano ng damdamin. Tapos, eto pa. Sana pala, di mo binigay, ma'am. O yan. Tapos, eto pa. Kaya po, di ko na na-name-drop kasi may respeto pa rin ako sa kanya. And also, baka kasuhan ako kasi pulis mga kapatid niya. Pero nanggigigil pa rin ako, sabi niya. Disclaimer muna tayo. Sana wag din nating i-bash si ate na nagsunog at hindi nagbayad kay painter. Kasi malay nyo, baka nagpa-prank lang siya, no? And syempre, wag din nating i-bash si Kuya Painter dahil sa pag-express niya ng kanyang feelings dahil nga ganito ang nangyari sa kanyang painting na pinagpagulan niya for 2 months. Let us hear the other side of the story. So, obviously, hindi nagandahan si ate sa oil canvas na pinaghirapan ng artist for 2 months, no? Kaya niya nasunog. And then, sabi niya, nagbayad po siya ng 2K. So, I guess partial payment po yun, yung napag-usapan nilang 10K. Pero I think yan na yung bayad niya, first and last payment. I'm not sure, so correct me if I'm wrong. And then, possible daw na pwede niyang kasuhan ang artist dahil sa paninirang puri. I-check naman natin ang kanyang mga gawa. Wow! Sobrang galing niya, sobrang talentado. And ang lalaki ng mga canvas niya, oh. Tapos mapapansin mo pa yung pagka-intricate ng mga design niya. And hindi putyo-putyo yung talent dapat na binabayad sa kanya. Hindi lang dapat 2K, 3K, 4K. He deserves yung rightful amount ng bayad na dapat na ibigay sa kanya sa ganitong klaseng talent, no? Kaya hindi dapat binabarat ang mga ganitong artist.
Ito na ang aking reaction. Una sa lahat, parang nakikiramay ako kay Edmar kasi nga nasunog yung kanyang art piece. Ang sakit talaga sa damdamin na yung pinaghirapan mo, eh parang minamaliit lang ng iba. So, agree din ako sa kanya na sana binalik na lang yung art piece kasi pwede pang magamit kahit na hindi nagustuhan ng client at binalik na lang. Kaysa sinunog pa, ininsulto siya. Yung parang ganon, parang ang tingin sa'yo na artist is parang maliit na tao porque hindi nagustuhan yung painting. Kasi hindi talaga madaling gumawa ng art piece, especially kapag oil painting yan. It really takes effort, sacrifice, yung gastos mo din, tapos alam mo, pati yung time, tapos susunugin lang. Pero hindi ko alam kung nagpa-prank lang si ate. How I wish talagang nagpa-prank si ate para, alam mo yon, case solved. Na parang gusto lang niyang talagang mag-good time kay Kuya Art Painter. Pero hopefully, yun ang case, no? Pero kapag hindi talaga prank at seryoso si ate, mukhang talagang magkakaroon ng issue yan. Eto na ang mga lessons. Ang pinakauna is respeto tsaka pagpupuri din dapat ang ibigay natin sa mga artists. Especially kapag gumagawa sila ng mga art piece na very artistic, very intricate, tsaka mararamdaman mo yung passion nila through vision. Yung, alam mo yon, nakikita mo talaga yung art, yung design, yung quality, tapos yung effort nila sa paggawa ng isang masterpiece. At ang number two, hindi lahat ng customer ay tama. So yes, we are aware na customers are always right, especially kapag merong mga inconsistencies sa mga pricing, services, yung mga ganun, quality of the product. But then, kapag yung attitude talaga is way beyond yung respect, parang ibang usapan na rin yan. Kasi may karapatan din ang mga service provider, yung mga artist na ipaglaban din nila ang kanilang serbisyo at ang sarili. At ang number three ay dapat talaga magkaroon ng kasunduan, no? Para kapag may nangyaring problema, at least may habol ang isa or either of the party na habulin yung the other half. Such as itong nangyari kay Edmar na nagkaroon sila ng agreement wherein dapat bayaran siya ng 10K. Kaya lang, nung hindi nagustuhan ng client, hindi na niya babayaran at ang worst, sinunog pa niya ang painting. So, syempre, since wala silang agreement, walang habol si seller or si artist, di ba? Kaya ito ang nagiging problema, no? Kapag nagkaroon tayo ng transaction na walang ganitong papers. At ito ang matindi. I'm not sure kung legit ito. Sabi is, hello, this is John from the office of Mr. Ben Tulfo. Sa Bitag, nabasa namin ang iyong post. Maaari ka ba namin ma-interview or mahingi ang contact number mo? So, syempre, mukhang aabot sa Bitag or sa pamunuan ng mga Tulfo Brothers ang kaso ni Edmar. If ever, ha, na totoo ito at legit. Kasi, di ba, medyo magkakaroon talaga ito ng series of events, if ever man, na papasok na dito ang Bitag. And as for my final say, I really hope na mag-usap na sila at sana maayos nila itong problemang ito kasi kapag hindi nila ito maayos, baka pwede matulfo or mabitag ang either of the party. Kaya this is a big lesson for us na kapag pumasok tayo sa isang transaction, dapat marunong tayo makipag-commit. Okay, so that's it guys. Thank you and I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. So always remember to stay safe and be positive and be responsible.